Guys, for today's video, napapaisip ba kayo paano kaya nag-a-approve ang mga banks ng mga loan, mga credit card? Bakit kaya ako na na-decline, na-reject? Bakit nga ba? Kung bago lang kayo dito sa channel ko, you may not be aware na meron tinatawag na credit score. Ito yung credit score, ito yung ano, parang scoring ng financial institution o ng CIC para ma-determine kung papautangin ba tayo o hindi. Saan ba natin pwede makita ang credit score natin? And lahat ba tayo meron? So kung gusto nyo malaman, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new on my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. June, July, ginamit ko na tong application na to. And nabasa ko sa feedback na hindi siya ganun kaganda during that time. So, I didn't want to share the app sa inyo kasi baka naman kasi na magbabayad kayo to get the credit score, eh hindi rin naman pala okay yung matatanggap nyo. Meaning, nag-request kayo ng credit score nyo pero walang nakuhang credit score tapos nagbayad kayo. So, ganun siya before. Pero right now, even if hindi ka pa nagbabayad, eh makikita mo na kung meron kang credit score. Hindi mo nga lang malalaman kung ilan because you need to purchase pa yung service nila before mong makita yung credit score. So, ano ba to? So, ito yung Lista app. So, lista.ph. So, si Lista ay ano, katulad ni CIBI din na inauthorize ni CIC or Credit Information Corporation to view yung credit score natin. So, dito, pwede nating makita kung ano ba yung kalagayan ng credit score natin. And papakita ko rin sa inyo kung paano ang gagawin. So check muna natin kung ano yung Lista. So, sabi dito, ito daw Lista app ay ano, multi-purpose na app. So, you can make it as your personal ledger na ililista mo lahat ng income expense mo. Pwede naman din yon. Pwede rin daw for business to manage your inventory, si mga ganyan. Pwede ka rin gumawa ng budget mo. May mga reports daw to see your spending habits. You can also set goals and monitor progress. Discover money-saving offers. There's also a reminder that you can use sa mga business. So, download nyo yung app. Available ang app sa Google Play Store at sa Apple App Store. So, once you download the app, ayan, open nyo. Ito yung home screen. So, sabi dito, i-enter daw yung mobile number nyo, and then click let's get started. Yan. After that, papapiliin ka kung pang personal ba o pang business. So, dahil kung gusto mong malaman ang credit score mo, eh, use personal. Maglagay ka lang din ng pangalan ng profile. Kahit nickname lang, okay lang. And then, click check to continue. And then, you are required to nominate 4-digit PIN and then re-enter the PIN. Pwede kang mag-build ng budget at saka mag-check ng credit score and others. Yung mga additional services nila. Like loans, yung mga ganun. So, check natin yung check my credit score. Ayan. So, ito, sinasabi dito na beta pa lang, pero kung available niya yung credit score mo, makikita mo naman. So, get the confidence you need to apply for loans and credit card. So, get my score. Access your score at your fingertips. Ayan. Makikita mo yung payment history, credit utilization, credit history, and account mix. Ito, i-explain yung credit score. Credit score is a 3-digit rating to evaluate how you manage your credit and debt. Banks check it to decide whether to lend you money. Credit report is a document summarizing your credit and payment history with various banks and lender. It includes credit card, loans, and other financial transactions. Click nyo lang yung checkbox and click proceed. Tapos dito, i-enter nyo na yung information nyo. Make it accurate as possible kasi minamatch yan sa database ng CIC. So, once na nalagay ko ng information, click nyo lang i-submit. Ayan. Nagkaroon ng query sa CIC, sabi niya, we found a score and credit report. You'll need to make purchase to view the full details. Ayan. So, ibig sabihin, nakita nila yung pangalan ko sa database ni CIC and sabi nila na pwede ko daw makita ang credit score ko. Kailangan ko lang i-purchase and bilhin yung service nila sa pag-retrieve ng score. So, para gawin yan, yan, click nyo lang yung see my score and report. Tapos, ito daw yung bayad, one-time plan, 199 pesos. Ito sa Apple, matcha-charge to sa App Store
kung may credit card kayo or debit card na nakalagay doon or GCash, doon mag-charge yan, 199 pesos. So yan, and then double click to pay. Lalabas na ang credit score ko. So makikita nyo na ang credit score ko ay fair. So pwede nating i-check yung view full details. Sabi niya si galing daw sa CIBI. Iniscore na ako ng 665. Tapos makikita din dito sa baba yung mga activities ko. Ito, Neuron Credit Financing, yung Atome, then yung Citibank. Tapos ito yung mga information natin, like summary of payments, ayan, main account, close account, ayan, guarantor, meron ba ako as a guarantor, wala naman, co-applicant, wala din. Ayan, marami kang malalamang information dito, employment history. Ito, hindi updated ang employment history ko, so ito pa yung isa sa luma kong trabaho, ayan, sa IBM, installment, wala akong installment, non-installment, wala din, credit card, wala rin akong credit card, imposible. Utilities, total, yeah, so wala. Co-applicant ba ako? Hindi rin. Guarantor? Hindi rin naman. Negative event? Wala naman daw negative event. So, good job tayo dyan. Feeling ko hindi lang updated tong information with CIC. So, ibig sabihin, I either can file, I want to file a dispute para ma-collate nila ulit lahat ng information na sinasabihin sa kanila and mag-re-rate sila ng credit score ko. Pero sa akin, hindi ko naman kailangan. Hindi naman ako magdadagdag ng loan. So, I really don't need it. So, kung yan ang credit score ko at na-approve naman ako recently with a credit card, well and good, okay na yan. Pero kung mababa yan sa inyo, poor nakalagay, double check nyo kung nandyan ba yung mga credit card nyo, yung other loans na na-close nyo na. Kung wala, pwede kayo mag-file ng dispute. May kamahalan yung pag-retrieve ng 199 pesos. However, maganda na nakasave yung app sa inyo kasi from time to time, meron silang promotion, si Lista app, like last November yata. Parang meron silang promotion na 10 pesos lang ang pag-retrieve ng credit score. So, kung machempohan nyo yung promotion nila na 10 pesos, well and good na nakatipid kayo. So, yan. So, sana nakatulong tong information na to sa inyo na malaman kung paano nyo makukuha ang inyong credit score. And, syempre, kunyari, nakita nyo katulad nyan, sa akin, fair. Pwede pa ako mag-apply ng loan kung gusto ko talaga or kailangan ko talaga. Pero kung medyo kulay red dyan or poor, medyo, hindi na ako mag-a-apply kasi for sure, ang sasagot sa akin dyan is rejected. At least alam ko na kulang credit score ko, hindi ako ma-approve sa mga legit na lending institution. Okay, so yan lang naman for today's video. For our question of the day, sa Pilipinas kasi hindi ganun ka-big deal ang credit score. However, sa US, kahit na simpleng tao lang alam nila yung credit score nila, napaka-importante ng credit score or credit rating. Sa tingin nyo kaya, bakit sa Pilipinas, hindi big deal ang credit rating or credit score? So let me know sa comment section sa baba para sa chance nyong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, wag nyong kalimutang maglagay ng hashtag na Road to 75K Sub para sa chance nyong manalo ng cellphone giveaway once we reach our 75K subscriber milestone. So yun lang muna po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Edward Joseph 6191. Sabi niya, para sa akin, oo, worth it na yung babayaran ko na interest kung gagamitin ko to sa business. Mas alam mo, ang papasukin mong business ay kaya mong paikutin ang puhunan na gagamitin mo. Thank you sa mga videos mo, Sir Pat. Hashtag Road to 75K Sub. At Edward Joseph 6191, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Thank you so much. So yun lang muna po for today's video. Thank you for watching. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!